magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay habang naghihintay tayo sa sasakyan natin papuntang site, gagawa muna tayo ng tutorial. Yung ituturo ko sa inyo ngayon na paano gumawa ng channel banner, YouTube channel banner gamit yung KineMaster. So gagamitin pa rin natin guys yung KineMaster. Okay, so pusin na tayo sa KineMaster. Okay, unang-una po, download muna tayo ng ating mga background. Yun yung pinakaunang gagawin natin. Post, punta tayo sa Google Chrome. Type natin yung channel art templates. Channel art template. Yan, channel art template. Itong mga account nyo, tingnan nyo. Maraming mga background dyan. Ito yung gagawin nating banner. So, silik lang kayo. Kung sa gaming, may gaming naman dyan. May blanco, may background. Lahat dyan mayroon. Pero gusto ko yung blanco. So, nasa inyo na. Sisilik kayo kung ano yung gusto yung background. Ito lang sa akin. Idiin nyo lang ng maigi. Tapos, download image. Tapos, download. So, download. So, andun na yun sa gallery natin. Kukuha pa ako ng isa para sa mamaya ko rin titirahin. Dalawa yung ida-download ko. Download. Okay, huwag kalimutan mga kaunyot. Sa Chrome, i-type nyo lang yung channel art template. Tapos kukuha kayo ng background. Tapos i-save nyo. Nasa gallery na yon. Tapos yung pangalawa, search ulit tayo ng background. Background template. Yun. So, kuha ako ng background template dito. Ito lang muna. So, yun lang. Itiin nyo lang ng maigi, tapos download. Download. Okay, yung kanina, yun yung template natin. Tapos, ito naman ngayon, ito yung gagawin natin yung background din. Okay. So, nasa save na yon sa gallery. So, close natin. Punta tayo ng KineMaster. Yun. Yun. Andito na tayo sa KineMaster. Create new. Tapos, 16:9 aspect ratio. Okay natin. Tapos dito na mga kaunyot, hahanapin nyo yung dinownload yung template. So automatic, nasa download yun. Tapos saan ba yung na-download ito? Yun. Let's close natin. So ito yung na-upload ko kanina dun sa channel art template. So ito na yun mga kaunyot. Okay natin. Tapos yung pangalawa, yung isang background din. Ganun pa rin sa media. Punta tayo sa download. Ito yata yon. Ito, yan. So, dalawa na siya. So, ang discarte dyan, dahil sa maliit, i-resize natin hanggang sa mabuo yung isang yan. Yung swak-nosak. Okay, so okay natin. Tapos, para makita natin yung templates na gagawin natin, punta tayo sa opacity. I-blur natin para makita natin yung template sa likod. Yun. Diba yan? Nakaano siya? Natabunan yung template. So, gawin natin i-blur natin. Sabi natin 45. Yun. Okay natin. Yung sa likod niyan sa template, dyan tayo magli-layout ng mga ano natin. Pangalan, pwede rin yung mga image o kung ano-ano mga design na gusto nyo. Basta dun lang sa rectangle na yan. Yung sa gitna. Huwag dun sa taas, huwag dun sa baba. Dun lang sa may gitna. Okay? So, gagawin natin para ma-aware tayo dun sa baka lumagpas yung design natin. Gagawa tayo ng isang background. Yung taas sa kababa. So, ito.
Lagay tayo ng split screen sa taas. Isagad natin dun sa yung sa template na may black sa taas. Hanggang dyan lang siya. Okay? Okay natin. So, layer ulit tayo. Gawlik sa media. Background na itim. Pindutin yung background. Dito tayo sa split screen. Sa baba na naman. So, ganun pa rin ang dati. Isintro natin. Isakto natin dun sa nameplate para at least alam natin yung limitation natin kung saan tayo magde-design. Okay? So, yun na. So, next step natin, gagawa na tayo ng pangalan natin. So, gagawa tayo ng Onyo. Onyo TV. Yun. Lakihan natin. Basta ito, tandaan nyo lang, huwag nyong ilagay dito, huwag lagay doon. Dito lang sa loob ng rectangle na yan. Kasi dyan tayo magli-layout ng ano natin. Okay? So, dyan. Tapos, okay natin. Okay? I-check natin mga kaunyot yung background natin. Kung i-opacity natin. Kung maganda pa yung nawala kasi puti yung text natin. So, kailangan natin kulayan. So, dito yung kulay. Lagyan natin ng pula. Yun. So, pula na. Tapos, lagyan pa natin ng glow. Para magandang tingnan. Madilaw-dilaw. Yun. Okay, okay. So, check ulit natin yung background natin. I-check natin yung opacity. Kung okay ba siya. So, okay na siya. So, kitang-kita na yung onyot natin. So, ibalik natin ulit sa blur. Okay. Tapos pangalawa, kung gusto nyo maglagay ng picture, pwede maglagay ng picture. So, titingin ako ng picture ko dito. Saan ba? Ito. Yun. Mukhang tao. Okay? Lagay natin dito sa gilid. Tapos dahil sa naka-green, kailangan natin i-chroma key para mawala yung green. So, automatic. Okay? So, na yan yung posisyon ng picture ko. Itlitan natin masyadong malaki. Yun. Up. Dyan lang. So, nakita nyo ako nyo, yung sobra, i-okay natin. Yung sobra dyan sa baba, hayaan nyo lang. Basta importante yung rectangle natin, doon nakalagay yung mga design natin. Yung kamay nyo, yung putol. Kailangan natin laki-lakihan. Okay. So, okay. So, yun na yun. Tapos, gawa pa tayo ng ibang text. Sabihin natin yung KineMaster. KineMaster tutorial. KineMaster. Yan ang muna. So, dahil sa puti yung background natin, lagyan natin ulit ng sabihin natin yung itong kulay na to. Maganda yan. So, lagyan natin dyan sa taas. KineMaster. Baba ulit natin si Onyot. Kasi masyadong ano na siya. Dyan lang siguro. Kasi maglagay pa tayo ng editing tutorial. So, i-duplicate natin. Duplicate. Gagawa tayo ng panibago. Tapos edit. Palitan. Editing tutorial. Editing tutorials. Okay. So, yun na. Lagay natin dyan sa baba ng KineMaster. Sabay okay. Yun. Tapos, ano natin yung i-arrange natin yung onion content. Yung malapit sa ano. Yan, okay. Tapos, lagay tayo ng mga logo. Yung mga social media na logo. So, media ulit. Hanap tayo ng media logo. Ang logo wala. Oh, sige, unahin ko na lang yung KineMaster na logo. KineMaster. Yun. So, dahil sa green ulit, i-chroma key natin para matanggal yung green background. Yun, nawala na. Okay. So, masyadong malaki. Liitan natin konti. Masyadong maliit na malaki. So, lagay ko dito sa baba. Laki-laki. Liitan natin. Yan. Diyan natin lagay. Okay. Tapos, kukuha ulit ako ng YouTube.
nakalagay yung YouTube ko dyan. Wala. YouTube. Nawala. Ewan ko saan nagtago yung YouTube ko. Dito pala. Dito pala si YouTube. Yung logo lang ng YouTube. So ito, lita natin. Yun. Tabi natin sa KineMaster. Sabay, okay. Palit natin. Yung KineMaster yung sa kanan. Tapos yung YouTube sa kaliwa. So ibalik natin yung KineMaster. Sabay-sabay sila. Lakihan natin para balance. Sabay, okay. Yun. Tapos, dagdagan pa natin ng ibang design. Punta tayo sa sticker. Gawa tayo ng mga, kukuha tayo ng ibang design. Ito yung gusto ko, yung may borders na para siyang neon lights. Sakto neon lights, wala. So, gusto ko yung pula. So, yun. I-resize natin. Tapos, i-move to back natin. Sorry, send to back. Yun, nasa likod na. I-resize ulit natin. Yun. Sabay, okay. Yun. Yun na yung templates natin. Ay, yung banner natin. Okay. So, last na gagawin natin. Kita niyo yung background sa baba. Mga kaunyot. Send to front. Yun. So, nawala na. Ito na yung gagawin nating banner natin sa ating YouTube. Okay? So, para masave siya, mga kaunyot, tulad ng tutorial ko dati, i-click nyo lang to, tapos i-capture and save. Capture and save. Yun. Automatic na yun. Nasa gallery na yun. Yun na yung kukunin natin para i-customize natin yung banner natin. Okay? Okay ulit. Click natin yung capture and save. Para masip sa gallery. Yun. Okay, hanggang dito na lang mga kaunyot. Ito yung project natin. Yung YouTube channel banner. Okay, sa susunod ulit, ituturo ko sa inyo paano i-customize yung channel natin. Kasabay nung ginawa natin banner. Okay, hanggang dito muli. Salamat ulit. Huwag kalimutan mag-subscribe on YouTube TV.